Nagbabala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hahabulin ng pamahalaan ang rice hoarders at price manipulators. Sa inilabas na statement ng Presidential Communications Office o PCO, sinabi ni Pangulong Marcos na sinasamantala naman ito ang lean months bago ang panahon ng anihan. Sa gitna ito, nang napaulat na pagtaas ng presyo ng bigas sa merkado. Kasabay nito, binigyang diin ni PBBM na may sapat na supply ng bigas ang bansa. Ito'y dahil mahigpit na nakikipagtulungan ang administrasyon sa pribadong sektor upang i-rationalize ang mga presyo at availability ng abot-kayang bigas sa merkado at sa mga tindahan ng kadiwa. Iniulat ng Department of Agriculture na ang mga retailer ay nagbebenta ng bigas sa iba't ibang price points. Saad ng DA, ibinebenta ng ilan ang bigas sa halagang 38 to 40 pesos kada kilo bilang pinakamura, habang ang ilan ay nagbebenta ng kanilang pinakamurang varieties sa halagang 50 pesos kada kilo. Dahil dito, sinabi ng PCO na inutusan ng Chief Executive ang DA at ang Department of Trade and Industry o DTI na mahigpit na subaybayan ang presyo ng bigas sa iba't ibang pamilihan sa bansa. Samantala, malugod na tinanggap ni Pangulong Marcos Jr. ang isang ulat tungkol sa kahangahangang paglago ng produksyon ng bigas sa unang 6 na buwan ng taon. Sa isang pulong sa Malacanang kasamang Economic Development Group, binanggit ni DA Senior Undersecretary Domingo Panganiban ang ulat ng Philippine Statistics Authority na nagkumpirma na ang palay output mula sa Enero hanggang Hunyo ngayong taon ay tumaas ng 9 na milyong metrikong tonelada mula sa 8.7 million metric tons na naiproduce sa parehong panahon noong nakaraang taon at sa 2021. Ang naturang palay output ay mas mataas pa sa inaasahan ng DA. Tinawag ng Pangulo na excellent news ang 3% paglago sa produksyon sa parehong panahon noong 2022.